We can't deny how much us Filipinos love to eat food. Dahil hindi lang tayo basta kumakain tuwing almusal, tanghalian at dinner, mahilig din tayong magmeryenda at kumain ng kung ano-anong kutkutin. Kaya naman sa bisa ng Presidential Proclamation No. 469 na nilagdaan noong 2018 ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay idineklara ang buwan ng Abril taon-taon bilang Filipino Food Month o buwan ng kalutong Pilipino. Layunin ng selebrasyon na ito na mapangalagaan at masigurado na maipapasa sa mga susunod pang henerasyon ang mayamang kultura ng pagkaing Pinoy. Isa itong mahalagang pagtitipon hindi lamang ng pag-usapan ng pagkain, no? Kundi talagang ito ay nagre-reflect ng kung anong klaseng Pilipino tayo. Dahil ang pagkain, it reflects our culture, our heritage. Ang sabi nga, nagbibigay ito ng the whole picture kung sino tayo at saan tayo pupunta. Ginanap nito lamang March 29 sa Manila Metropolitan Theater ang opening ceremony ng Filipino Food Month 2022 na may temang pagkaing Pilipino, susi sa pag-unlad at pagbabago. Ang selebrasyong ito ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts, Department of Tourism, Department of Agriculture at ng Philippine Culinary Heritage Movement. Sa ating mga kababayan, alam nyo, ang Filipino Food Month ngayong buwan ng Abril, madami po tayong activities brought to you by the Department of Agriculture, the National Commission for Culture and the Arts, the Department of Tourism, and the Philippine Heritage Movement. Sana po tangkilikin nyo, madaming mga food fairs, madaming mga food festivals, may mga virtual lectures about all the different food delicacies all over the country. Puntahan nyo po at makiisa po tayo dito sa mga activities na ito, upang ating ma-celebrate ang importansya ng food tourism at pagkain Pilipino. Ang love language natin mga Pinoy ay ang pag-share ng pagkain sa iba. Kaya gamitin natin itong katangian na ito upang maipakilala at maipalaganap natin ang mga pagkain Pinoy, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo.